Hello mga kabaryan, kamusta po kayo? Kahapon pala ay nagpunta kami sa Mia Park dito sa Doha, Qatar. At bukod sa park, ito rin po ay isang museum. At hindi ko na kayo malilibot sa loob ng museum, sarado na kasi yan. Hanggang alas 7 lang kasi ang open ng museum. Kaya nga pala kami nagpunta rito para sa food festival. Nakita kasi namin sa social media na merong food festival dito sa Mia Park ngayon. Siyempre nga nagkikrave kami ni Mrs. sa mga Filipino street food kaya rin kami nagpunta rito. At kahit wala nga tayong deb, gagawa tayo ng paraan para makalabas kami ni Mrs. At nang sa ganun, nakapag-relax nga kami at nakapag-banding. Wow! At nagtingin-tingin na kami dito. At dito nga sa bungad, mga tinitinda nila ay mga damit. Mga traditional dress, kocho dress, and also mga crops. At siyempre hindi naman kabibili niyan kasi hindi naman yung sadya namin dito. At talaga namang hindi kami kumain ni Mrs. bago umalis kasi nga nag-prepare talaga kami para kumain ng mga street food dito. At nung nasa kalagitnaan na kami, wala pa rin kami natatanong ng mga pagkain talaga. Kasi nga naman pinagandaan namin to at nung nakarang araw pa kami nagbabalak pumunta rito. At nalungkot nga kami, nakarating na kami sa dulo, wala pa rin mga pagkain tinitinda. At dahil nandito na nga rin kami, naglibot na nga lang kami at naglakad-lakad. At mga kabaryan, hindi nga pala ito Family Park, isa rin ito sa mga best tourist spot here in Doha. At kahit nga walang food festival, isa good thing na rin para may libot ka kayo dito. Hindi nyo masyado ma-appreciate ang mga view kasi nga gabi kami nagpunta dito. Mas ma-appreciate nyo ang mga view pagka maga kami nagpunta dito o hapon. At kalapit nga lang pala siya ng Sukwaki, pinakaraang vlog ko na napuntahan namin. At naglaad-laad na kami papuntang dulo na makita nyo rin ang eskala ng Doha, Qatar. At lalo ngayong gabi, ma-appreciate nyo talaga ang view. At syempre, hindi mawala ang picture doon. Maganda pa rin pala ang klima hanggang ngayon. Pero medyo mainit na pagkatanghali talaga. Hindi nakatulad ng mga nakarang linggo na maganda talaga at malamig talaga ang klima. At eto ngayon, na-enjoy na namin yung Macy's pagdalakad namin. Kasi nga, para sa amin ang Saturday is family day. Yun kasi ang araw talaga ng day off namin pareho. Kaya nagdalaan talaga kami ng oras para sa araw na to. At bago mag-Saturday, nagpaplano na kami kung saan ba talaga kami pupunta. Next time mga kabaryan, magbibideo kami dito ng maliwanag, talagang ma-appreciate talaga mga view dito sa Mia Park. At eto nga pala ang view ng Mia Park pag maliwanag. Credit to the owner pala ang mga litrato na nalagay ko dito. Wala na kasi sa photo library ko ang mga litratong kuha ko dati. At medyo nagugutom nga kami ni Miss kaya nagtingin kami ng mga pagkain dito sa mga food cart. At dahil hindi nga kami pan ng burger, napag-dish na namin ni Mrs. na kumain na lang doon sa may dulo at meron na mga coffee shop doon. Siguro bago yung fountain na to kasi yung last time na pumunta kami dito walang fountain dito. Anyway, pinuntahan pa din namin para makita rin namin na malapitan. At syempre, enjoy the moment. Kasama ang aking mahal. At nagdiretso na kami lumakad papunta sa may dulo. Dito pala sa bandang dulo na part, merong mataas na area dito para bundok siya pero man-made yun. At dito mga ma-overview ang buong part ng Mia Park. At syempre baby time, kaya nag-emote-emote kami ni Mrs. dito. Nagkwentuhan ng kaunti. Nabalikan at napag-usapan lang kasi namin na dito ako mag-date dati nung mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. At sobrang memorable nga sa amin ng place talaga na to. Dito kasi ang una namin litrato na magkasama na in-upload ko sa aking Facebook at nalaman ng karamihan na siya na ang girlfriend ko. At sabi ko nga sa kanya, isayaw kita. At kahit nga nahihiya, sige pa rin kami. At ang sabi pa nga niya, hindi ko naman to ginagawa dati. Kaya nga kinilig na si Mrs. Kasi nung huling sayo pa namin yung kasal pa namin. At ang sabi pa nga niya, bakit hindi ito yung tugtog nung sumasayo kami nung kasal namin. At kahit hindi ko pa sa kanya nabibigay ang kanyang dream wedding, pinapangako ko naman sa kanya na siya lang mamahalin ko habang buhay. At
alam mong alam natin na matutupad natin ang mga pangarap natin sa buhay at ang mga plano natin. Lalong-lalo na sa anak natin na sa magiging anak pa natin. Kaya pinapangako ko sa iyo na ikaw lang at ako hanggang dulo. Inaapin nga namin lumakad at sumayaw. It's time to eat. Yung cafe pala na to is a brand also ng Grand Hyatt, yung previous workplace ko. At sa totoo lang, hindi naman talaga kami order dito. Sadyang pinuntahan ko lang at chinay ko lang din kung may kakilala pa ako ng mga previous workmate ko. At halos nga na nakajudo doon, kakilala ko pa. Siyempre, kwento ka ng kaunti at siyempre, pinasubscribe na rin sila sa channel ko. At ang ending, doon na nga rin kami umorder ng pagkain namin. At ito pala ang view ng cafe pagka maliwanag. Salamat nga pala Mustafa sa libreng pagkain at inumin. Hindi na nga rin kami napagpaalam sa kanya kasi nga daw umuwi na raw siya. Dito nga pala sa cafe na to ang talagang balak namin uminom talaga ng cafe at mag-relax. Never pa kasi namin natatry uminom dito ng cafe at tumambay na din. Diba? Maganda rin at cool tingnan ng cafe nila. Mukhang pricey nga rin pagka nag-cafe dyan. Next time na nga lang kami magda-dining dyan at magtatanong ng mga presyo kung magkano ba sa mga parang private room na yan. Nakapagkape na rin kasi kami at kumain. Okay lang din naman kung paminsan-minsan lumalabas kayo ng mag-asawa, di ba? At lalo pupuntahan yung mga ganitong place na magandang tanawin. At eto nga ang view ng cafe na to pagka maliwanag. At pagkatapos nga lahat ng ganap, umuwi na rin kami para mag-relax kasi may pasok pa kami kinabukasan. And I hope you enjoyed this video. And that's it for today's vlog. See you on my next vlog, mga kabaryan. Don't forget to follow my Facebook and also subscribe to my YouTube channel. Syukran!